Ito yung mga susunod na papasok sa superstar status mula sa 2024 playoffs. So talo man sila or panalo, base to sa stats, kasama din yung sa regular season. Sa Indiana Pacers, si Tyrese Haliburton, league leader sa assist ngayong taon. Sa playoffs naman, nangalamang sila sa Milwaukee Bucks so far. Third leading scorer ng Pacers si Haliburton sa Indiana ngayong postseason. Nag-average siya doon ng 15 points, 6 rebounds at 10 assists per game. Nakapagtala din siya ng triple-double noong Game 3, ang ika-4 sa franchise ng Pacers, kasama sa listahan sina Oladipo, Mark Jackson at Paul George. Every era, merong star player na nabubuo sa Indiana Pacers, either galing sa draft or kaya galing sa trade. Kung makalusot man ang Indiana Pacers sa next round, ang potential nilang makatapat doon ay either Knicks or kaya Philadelphia. Ito naman yung minamaliit na star player ng Knicks. Since Carmelo Anthony ang bumuhay sa New York ay si Jalen Bronson. Nagawa niyang number 2 team sa East ngayon ang New York. Naging all-star at nag-average pa ng 33 points, 5 rebounds at 9 assists sa postseason. Meron pa dong 47 points nung Game 4. Meron din siyang career high na 61 points nung regular season. Si Bronson din yung isa sa mga underrated at unappreciated star ng NBA ngayon. Since tumating siya ng Knicks, dinadala niya sa playoffs. Ang Knicks din ang isa sa may mataas na media market, pero hindi masyado nabibigyan ng pansin si Bronson at natatabunan pa rin ng ibang high profile player. Literal kasi natatabunan talaga si Bronson dahil sa sinabi ni Becky Hammons na masyadong maliit si Bronson para masama sa lineup ng Knicks. Wala din kasing star player ang gustong pumunta sa Knicks bukod dito kay Bronson. Siya lang din yung nakapagdala sa team sa magkasunod na playoff run at potentially East semis. Sa komento pa ni Becky Hammons, hindi malilinya sa guy ni na Embiid, Giannis, Steph at LeBron si Jalen Bronson. Kasi kahit ando na si Bronson sa Knicks, binubuhat niya yung team. Ang media kinokonnect pa rin si Donovan Mitchell sa kanila na mas prefer di umano na magdala sa Knicks kumpara kay Bronson. Ganun siya ka-unappreciated dito sa Knicks. Sa Sixers naman si Tyrese Maxey. Dati, ang kasama ni Embiid na star si Ben Simmons. Nawala si Ben, naghahanap ng pwedeng kapalit, pumasok doon si James Harden. May nawalang dalawang season kay Embiid dahil naghahanap ng consistent partner na dito naman pumasok si Tyrese Maxey, ang 2024 Most Improved Player at naging All-Star din. Higit sa lahat at pinaka-importante doon, nagkaroon din ng kaduo itong si Joel Embiid na walang topak. Kaya sinabi ko kanina ng dalawang taon yung nawala kay Embiid dahil kasama niya noon either tinotopak o may topak talaga. Si Maxey nasa almost 26 points at 6 assists per game ng regular season. So nung nawala kasi si Ben Simmons, mula sa 8 points per game naging 17 points. Nung nawala naman si Harden, mula sa 20 points per game naging 26 points per game naman. Every year umaangat yung stats ni Maxey. Sa playoffs naman so far meron siyang 29 points, 5 rebounds at 6 assists per game. Ang sunod naman doon sa Orlando Magic, si Paolo Banchero, ang former number 1 overall pick. Dinala niya sa playoffs ang Orlando Magic kasama si Franz Wagner. Naging all-star si Banchero sa ikalawang season niya. May average siyang 22 points, almost 7 rebounds at 5 assists per game. Sa playoffs naman, 21 points, 7 rebounds at 4 assists per game. So far, as of May 1, 3-2 ang Cavaliers kontra dito sa Orlando Magic. Siya din yung isa sa mga rising stars sa East ngayon, lalo na yung Orlando Magic batang team din kumpara sa Cavaliers. Magiging legit na star player si Banchero oras na ilaglag niya si Donovan Mitchell at yung Cavaliers tulad ng ginawa ni Bronson, hindi lang isang beses kundi dalawa. Ito naman yung mga susunod na superstar sa West base din sa 2024 playoffs. Madami kasi nung big names. Meron ding malalaking media market na teams. Kung sino yung isang rising star na tatalunin yung isang big names, masasabit yung pangalan niya pataas. Tulad ng ginawa ni Ja Morant dati nang nilaglag niya sa play-ins yung Golden State noong 2021 at ang unang beses na nakapasok si Ja Morant sa playoffs. Ngayon nga lang 2024 season, wala si Morant dahil nasuspinde at na-injured pa. Agad namang may pumalit doon kay Ja Morant, si Anthony Edwards. Siya ngayon ang kinukonek na next Michael Jordan. Maraming nag-failed na players na sinabing sunod na MJ. Bukod lang kay Kobe, si LeBron naman sinabi din dati pero ibang player na ngayon si LeBron. May sarili na siyang version na hinahanap.
Si Anthony Edwards ang tinag na best American player ngayon, hindi best player sa NBA. So technically, nilalakad siyang maging next face ng liga. Doon pa lang sa statement na yun ng media, hindi magiging face ng liga ang isang international player. Kaya kailangan nilang maghanap ng isang US-born player tulad ni Edwards. Kung ikukumpara siya kay na Luka at Jokic, mas lamang pa rin yung dalawang European player at yung iba pa. Yung tinag na next Michael Jordan na best American player, parang may mali sa narrative na yon. Dahil mismong si Jordan nag-agree na si Edwards ang susunod na mukha ng liga, pero sa American side. Two-time All-Star si Anthony Edwards na may average na 31 points, 8 rebounds, 6 assists so far sa postseason ngayon. Unang panalo niyang series versus Phoenix Suns at kay Kevin Durant, isa sa best scorer ng NBA at sa history. Ang unang MVP ni Jordan nakuha niya sa ika-apat na season, unang championship sa ika-pito. Si Edwards naman nasa ika-apat na season na at mahihirapan siyang masama sa MVP discussion dahil nga sa mga international player na meron pang dumagdag na isa. Ang lamang ni Edwards, nasa small market siya at pinalalaki niya ang market na yon, na makakatapat din niya sa mga susunod ay mga bigger name at possible bigger market din. Doon sa kabilang bracket, papasok din si SGA, si Shai Gilgeous-Alexander, ang mas gustong iboto ng ibang media pagdating sa MVP kasunod ni Nikola Jokic. Sweep din ang inabot ng Pelicans dito sa OKC. Hindi rin ito yung unang playoff ni SGA, pero ito yung unang panalo niyang series versus Pelicans. 4 years ago, pinakaba pa nila ang Rockets kasama niya si CP3. Sa next round, maalin sa big names na Clippers or Dallas ang makakatapat nila doon. Si SGA nasa 28 points, 4 rebounds at 5 assists per game sa playoffs. Parehong si SGA at itong si Anthony Edwards may makakatapat na bigger name sa next round ng playoffs. Si Anthony Edwards naman makakatapat niya ang MVP na si Nikola Jokic at defending champion na Denver Nuggets. Si SGA naman maalin yung makakatapat niya kina Luka, Kyrie, Kawhi, Paul George or kaya Harden sa next round. Parehas may storyline yun. Kung Clippers ang makakatapat ang OKC sa next round, ito yung former team ni SGA na tinrade siya papuntang OKC kapalit ni Paul George na sinasabing dapat hindi na nila tinrade noon si SGA. Kapag naman Dallas sa pagitan nilang dalawa ni Luka na ngayon nasa MVP candidate. Sa OKC, si Chet Holmgren ang sinasabing next star sunod kay Shai Gilgeous-Alexander. Pagdating ni Holmgren, naging number 1 seed agad ang OKC. Nasa 16 points, almost 8 rebounds at 2.3 blocks per game itong si Holmgren ng regular season. Unicorn player, 7-footer na may guard skills at defense. Ang pinaka-best game ni Holmgren sa playoffs game 2, 26 points, 7 rebounds at 3 out of 6 sa 3-point area. Meron din siyang average sa Pelican series na 15 points, 8 rebounds at 2.8 blocks per game. Halos same stats naman sa regular season. Kung ibabase naman sa stats, ang second star ng OKC talaga si Jalen Williams. Kabatchmate din ni Holmgren ng 2022 draft, number 12 ng OKC. Si Jalen Williams noon ang third leading scorer ng OKC nung rookie season pa lang niya, behind SGA at Josh Giddey. Naging all-rookie first team din itong si Jalen Williams at ngayong taon, second leading scorer behind SGA. 19 points, 4 rebounds, 4 assists, 1 steal, 54% sa field, 42% sa 3-point area at 81% sa free throw line. Siya yung sunod na consistent player sa offense dito kay SGA. Sa 2024 playoffs, meron naman siyang 21.7 rebounds, 5 assists, almost 53% sa field at 39% sa 3-point area. So tulad ng sinabi dati ni Holmgren, best player in 3 months, pero third best player lang siya ngayon sa OKC Thunder behind SGA at Jalen Williams.